Marami na rin akong napuntahang lake sa Luzon at Mindanao. Ang hindi ko alam, meron palang ganito sa Visayas. Pagkatapos ng Queen City of the South, puntahan naman natin ang pang-apat sa pinakamalaking isla sa Pilipinas, ang Negros Island. Napapalibutan lang naman ito ng tatlong vulkan at aakyatin natin ang isa dito. Ang Cuernos de Negros, nakilala bilang Mount Talinis, isang potentially active volcano na matatagpuan sa pagitan ng Dauin at Valencia Negros Oriental. 5 buwan din pala ako hindi nakaakyat ng mundo. Bukin noon pa ata yung huli. Matagal ko na ring plano to. Na-accidental lang ako sa Bohol. Pero buti na lang, habang on the way ako sa Negros, may nag-invite sa akin na akyatin ang bundok na to. Mga taga-Cebu ang makakasama ko dito. Simula Dumaguete, nag-bus lang kami, pupuntang Dauin at sumakay ng habal-habal paakyat ng Jumbo. Minute lang namin ang magiging guide dito. Diya sa Mount Talinis, so natin makita diya nga upat ka lake. Uduha, autolo, na itubig ang usawla. Campsite na to na 6.2 kilometers. Kaya yung lake igom yung halfway sa lake. Magsisimula kami dito sa Bediao Trail at backtrail lang naman ang gagawin namin. And rest day tayo ngayon, mag-hike tayo dito sa Mount Talinis. It's 1,900 masl, going to Rangay Magsaysay, City of Bidao. Dito kami nag-start sa Dauin. So mga 8 hours. Yan, tinit. Mga landscape photographers. Hello! Yes! Mayong buntag! At nagsimula na ang akyatan. Malamig-lamig dahil napapalibutan ito ng mossy forest compare sa iba kong inakyat na open trail. Maputik, mabato, at mga sanga ng puno ang maapakan niyo dito. 30 minutes na open trail, tapos ngayon is mossy forest na 40 hours. Mahirap-hirap din ang paakyat dito papuntang summit dahil 15 kilometers with 1,400 meters ang incline nito. Buong trail lang Tagalog at Bisaya challenge kami sa isa't isa. Nakasimp man yun sa Mindanao. Ano? Pwede yan sa Mindanao. Okay kaayo dito. Okay kaayo. Okay kaayo. So fierce dito yung mga tao. Nadaanan namin ang Lake Gumyung. Yung iba nagdi-day hike lang hanggang dito. Masaya rin ako sa mga nakasama ko dito dahil chill lang talaga kami. Hindi masyadong technical yung daan dito at walang masyadong monkey trail, so pure assault pero hindi siya mataas compared doon sa kabila sa Apollong na mas mataas pa sa Apo. Yung Apollong kasi daw Apollong. Nagsimula ng umulan at lumakas ang hangin. Ito ang highlight ng trail dito sa Mount Talinis. Munti pa lang yan, ha? Gamay. Gamay, hindi dako. Hindi ako. Ngayon, napapaligiran tayo dito ng mga kabundukan at yung puno na kakaiba. Kakaiba yung puno. So, malamig din ang palamig. And 2 hours pa ata kami. Ito dun sa campsite. So, 3 p.m. na ngayon. I think makakarating kami dun 4:30. Tingnan natin kung ano meron dito. Mas lalo pa lumamig sa pakiramdam. Nararamdaman kong papalapit na kami sa campsite. Nakaka-relax din yung ganito kahit na maulan. May iba yung vibe kapag ganitong maulan. Compare sa mainit lang. Ito na yung mga dinadaanin namin. Paliblib na siya ng paliblib. Sana pumapasok kami sa forest. 2 hours pa daw kami papunta sa campsite. 3 p.m. na. Sana mahanap din kami rin bago dumilim. Oh my God! Ah! Shit! Panga! Vlog ba mo? Hala, sakit! Hindi ko nakita. It's been raining non-stop. Eh, nakarating na kami dito after 7 hours of trekking. Hindi naman siya ganun ka-technical, pero I think tomorrow mas madugo siya. Eh, nakapag-pitch na rin kami ng tent dito. Although medyo crowded ngayon dahil weekends. Hello, kuya. Kamusta? Okay. Yung lang yung sagot lagi. Mabuti lang. Bisaya?
Bisaya. Okay. Nasira na rin daw ang lupa na campsite dito nung bumagyo. Ito na ata ang pinakamalamig na gabi ko sa campsite. Matagal na rin kasi ang huli kong camping sa Benguet. Dito kami nag-pitch ng tent sa May Lake at unfortunately hindi rin pwede dito maligo dahil kailangan natin siya i-preserve para sa mga campers. Dito tayo kukuha ng water source. Medyo maulan ang camp kayo. And it's a good thing na rin para makapag-social media fasting. Pandemic, akala ko malabo na ako mag-camping. I feel more alive. That's the reason why I go camping. Because I get to appreciate life more. Malamig talaga! So good lang. Ito yung hindi nagigets ng karamihan. Akala nila pinapahirapan lang namin yung sarili namin. Hindi kasi nila na-experience yung ganito. Sobrang hirap ng pinagdaanan namin. Mararamdaman mo yung fulfillment. Lalo na kapag nakakita hanggang mga ganitong tanawin. Nakaka-relax ng isip. Alam mo yung ang dami mong problema pero pansamantala mo silang malilimutan. Ang social media. Kaya, connect ka na lang sa nature. Napakakalmado. Hindi balkino. Kanyo ayoko pag ano eh. Pag nag-hiking. Marami kang mabibili pag chika na ka ng chika after this trip. Ito lang dinala ko. Mukhang may bugas diha. Good morning. So, it's 5:30 a.m. at magsasummit lang kami ngayon. Medyo antok pa ako. Tapos, ito naman yung bumungad sa atin ngayon. Morning view from the lake. Start na kami ng trekking. Yung mga dinadaan lang, it's purely assault. Simula lake na ilig, 30 minutes to 1 hour na lang ang aabot yung paakyat ng peak. Hindi tumitigil ang ulan. Hindi namin alam kung may clearing ba. Dahil nagpapakita lang daw ang lake para sa mga may mabubuting loob. Yung mga kasama ko dito, pangatlo na nila to. At ngayon lang daw to nagpakita. Siguro swerte lang talaga ako. So, nandito talaga sa summit yung pinaka-highlight ng lahat. And kita natin dito yung Mount Talinis, pati na rin yung view ng lake nung pinagkampa namin. So, nakaka-relax and at the same time, hindi ko na-expect na ito yung makikita ko. So, ito talaga ang Apollong. Nakaabot na kami dito sa Mount Talinis at pindot kaayot ang view dito. Oh my God! Saan kailangan talaga ang paghirapan yung mga bagay-bagay. Hindi pa lagi sarap. Kailangan mong dumaan sa hirap. Umahon kaysa mag-Tagalog. Wow, may Bible John. Sinabi nung kasama ko sa bukid niya. Iba naman yung sabaw kahapon. Lami, sabaw by Jonel Milaga with... Ako yung lutoan na Gabi. Ako may naglutoan na good. Si Jonel naman nag-iwa. Okay, ako nagluto. Nasabi mo na... Contribution lang ni Franz, naglagay lang siya ng magic sarap. Ako nag-pre-cook sa baboy. Ay, ko. Natutunan ko dito kahit na gano'ng karaming pagsubok, kahit gano'ng karaming disaster yung nangyari sa buong araw. Pagdating sa huli, meron pa rin talagang blessing na bumuhat sa iyo. At ito yung blessing na bumuhat sa amin. So ayan, it's been worth it, adventure. Actually, hindi ko na dapat siya itutuloy pero thankfully tinuloy ko siya. Palis na kami dito sa campsite, nag-breakfast lang kami and now 12 noon na! Sulit yung mga kasama ko dahil mahilig din sila mag-take ng pictures.
And wala kaming hinahabol na oras. Wala. Wala talaga. So, napatagal kami ng bongga. So, ngayon medyo magmamadali na kami dahil pakagabihin kami dito sa Kagubatan. Sulit na sulit tong trip na to kahit na feeling ko hindi talaga planado ang lahat. Ayan, simulan na namin bumaba. Kahit na pababa na kami ay madugo pa rin. Dahil buong trail ay hindi talaga tumitigil ang ulan. We've been trekking with rain, non-stop rain. Pero okay lang kasi hindi masyado nakakapagod at malamig na malamig dito. After 1.5 hours, I think, hindi na ako nagbibilang na oras. Narating na namin itong lake. Haggard. Ito yung mga gusto kong trail, yung malamig lang, tapos umuulan. And hindi rin disaster yung putik dito dahil hindi siya yung lumulubog na putik at chill lang talaga. Chill lang talaga. Although ngayon, medyo napapagod na ako ng konti. Kahit pababa. Dahil iba yung muscle, medyo nakapangalay lang. So, tapos na yung mossy forest na part. Hindi pa rin pala ito yung open trail. Sobrang chill namin. Bago dumilim ay nakalabas na kami ng Kagubatan. At nagpahinga na ako sa Dumaguete dahil sa susunod na kabanata ay papatsyak naman tayo papunta ng Negros Oriental.